Hi, ako nga pala si Maggie. Bilang pagbalik tanaw sa aming relasyon, nais kong ibahagi sa buong mundo kung paano kami nagsimula. Gusto kong ma-inspired kayo at makakuha na din ng aral. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Facebook, yan ang naging dahilan ng pagkakakilala namin. Hindi ko pa siya nakikita ng personal, pero meron kaming mutual friend. At pareho ng school, chat dito, text doon, minsan tawagan. At oo, natakot akong makipagkita. Alam niya yun, dahil sa dami ng nababalitang krimen, ilang beses kaming planong magkita pero hindi natutuloy eh. Hanggang sa dumating ang araw na natuloy na. Syempre, sa lugar kung saan malapit sa amin ako nakipagkita. Nung una ay wala akong nararamdaman. Totoo ang love at first sight. Pero hindi ko inaramdaman sa kanya. At alam niya yun. Sa totoo lang, parang gusto ko lang kumilala ng iba't ibang tao. Dahil sa tingin ko sa sarili ko, ay isa akong mamang. Kakaunti lang kasi ang kaibigan ko. Hindi ako palalabas ng bahay noon. Kaya siguro ganun. At kasi nung nagkaroon ako ng boyfriend, pero sinakpan lang ako. Sinayang ang pag-ibig ko. Kaya isinirado ko muna ang isip ko. Lalo na sa mga seryosong relasyon. Pero alam ko na ngayon kung bakit nangyari sa buhay ko ang kabiguan na yun. Para kapag dumating yung lalaking para sa akin, ay sobra kong pahalagahan. Yung kabutihan na hindi ko nakita sa nakaraan. At tama nga, sa araw-araw na magkasama kami ni Ray, ay unti-unti kong nakita ang kabutihan niya. Simula nang makita ko yun, wala na kaming kinalampas na pagkakataon. Araw-araw kaming magkasama. Kasi pakiramdam ko maraming araw na sa buhay ko ang nasayang nung hindi ko pa siya nakikilala. Kaya ginawa naming araw-araw ang pagkikita para naman makabawi kami sa araw na yun. At mabilis naming makilala ang isa't isa. At nung dumating ang panahon niligawan niya ako, lagi kami namamasyal, kumakain, kwentuhan. Nakita ko din kung paano siya respeto sa magulang niya at kung gaano niya kamahal ang pamilya niya. Minsan ay sinasabay niya akong kumain sa harap ng buong pamilya na hindi ko na namamalay na sobrang saya at sarap ng pakiramdam. At hindi nagtagal, August 2, 2013, yung araw na nagpunta kami sa Thai, kumain ng lomi, kasama ng mga kaibigan ko. Naramdaman kong napakasaya ko. At nung naghiwalay na kami dahil kailangan mo nang umuwi, agad akong tumawag sa kanya at sabi ko, I love you. Nung sabi niya, di nga, hindi ibig sabihin tayo na, napakasaya ko. Ay, akala ko makakalimutan niya at kikiligin lang siya. Sabi ko kasi pag sinabihan na kita ng I love you, ibig sabihin sinasagot na kita. Mas lalong tumibay sa mahan namin. Hindi nagbago ang dalas ng pagsasama namin. Sa bawat problema ay agad kami nagkakaayos. Nalalagpasan namin lahat. Kapag nagkakasakit siya, inaalagaan ko siya at ganun din siya sa akin. Nakuha ko ang respeto at pagmamahal niya, di ba't ang swerte ko? Pero gaya ng ibang relasyon, may mga problema din kami. Minsan na kami nagkahiwalay at nagkasakitan. Pero ang lahat ng pagsubok na yun, masarap pag nalampasan kasi yung natututunan, yun ang reward. Paano na ipaunawa ng pagsubok na yun na dapat walang iwanan, walang bibitaw at magkasama yung napagtagumpayan ng lahat na totoong everything is gonna be alright. Tiwala lang. Hanggang dumating
dumating yung araw na kailangan ko nang umalis. April 4, 2014. Kailangan kong mag-ibang bansa. Akala ko kaya ko. Akala ko madali lang. Akala ko magiging okay kami gaya ng dati. Doon namin napatunayan, napakahirap pala ng magkalayo. Mahirap i-explain ang... Basta sobrang hirap. Mas dumami ang problema, mas nahirapan kaming solusyonan yun ng magkalayo. Pero hindi pa rin nabago nun yung paniniwala kong siya yung lalaking matagal kong hiniling na dumating sa akin. Siya yung binigay ng Diyos. Nasa kanya yung kabuuan na hinahanap ng puso ko. Wala namang perpekto eh. Kaya kung kasamang binigay ng Diyos sa akin ang mga negative sa kanya at ang mga problema kasama siya, wala akong karapatang hindi yung tanggapin. Kaya't pareho kaming hindi sumuko. Unti-unting umayos ang lahat. Nagawa namin ang paraan ng LDR. Makalipas ang ilang buwan, November 2014, umuwi ako ng Pilipinas. Araw-araw na mamasyal, magkasamang ginagawa ang mga balay-balay. At as in literal na hindi naghihiwalay. Walang sinasayang na sandali, magkasama kami nagpasko at bagong taon. Mas lalo namin minahal ang isa't isa. And guess what? January 7, 2015, ikinasal na kami. Sa simpleng pagsasala-sala ng kasalang iyon, isang malaking bahagi ng buhay namin ang nabuo. Isang umpisa na hindi na namin hahayaang magtapos. Ngayon ay magkalayo na naman kami. Pero gaya nga ng lagi namin sinasabi, katawan lang naman ang makahiwalay sa amin, pero ang puso, kahit kailan hindi magkakahiwalay. Pilit namin nilalawakan ang pangunawa ng isa't isa. Kahit na kasama kami, lagi pa rin kami sweet. Magka-problema man, agad na inaayos. Hindi nawawala ang communication. Lagi may tiwala at pag-asa. Balang araw, magkakasama din tayo, mahal. Lahat ng ito ay paghahanda para sa sarili nating pamilyang bubuuin. At sana maging mas makikita. Sa araw-araw, kung nagdadasal na magpunta ka na din dito. Balang araw, magkakasama din tayo, mahal. Lahat ng ito ay paghahanda para sa sarili nating pamilyang bubuuin. At sana maging mas makikita. At araw-araw akong nagdadasal na magpunta ka na din dito. Mapala, happy anniversary, loves! Masarap lang balikan ng mga ala-ala. At nakakagulat kung hanggang saan na tayo nakarating. Pero mas nakasabik ako kung saan tayo papunta. Lalo na sa panahon tatlo na tayo. Ani, ito, walo o siyang. Pwede rin sampo. Sa bahay na masaya, buong buo ng pagmamahalan, kasaganahan at kapayapaan. Magkakasama at walang iwanan. Mahal na mahal kita. Lahat ng yan, dahil kay God. Dahil hinayaan natin siyang i-guide tayo kung saan tayo dapat pumunta. Mr. Reynaldo Ledesma Jr., happy anniversary! This is our first anniversary. Thank you so much for everything. I love you. Mwah. Hi to my baby. Thank you.
Bye.